kapangyarihan sa lahat. Isa yes, naman po na pagandang gabi, Panginoon. Amen. Ang iyong pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Yes, maraming Lord. Salamat sa pag-iingat mo, O God. Maraming salamat sa protection mo, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa kapayapaan. Maraming Amen. Salamat sa mga pagsubok na muli naming nalampasan sapagkat andyan ka po. Yes, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan at hininga na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Patuloy kaming maglilingkod, O God, at gamitin mo, Panginoon, si Pastor Robel sa gabing ito yes, upang Lord Jesus. Ipahayag ang iyong mga banal na salita, Panginoon, Amen. Para sa katugunan ng lahat ng spiritual na pangangailangan ng iyong mga anak yes, mula Lord. Sa aming tahanan hanggang sa tahanan ng aming mga kapatiran, O God, hanggang sa mga nanunood at naaabot ng gawain ito. Sa iyo yes, po lahat Jesus. Ng kapurihan, Ama, in Jesus' name, Amen. Praise God. Thank God. It's Wednesday. July 1st, mga kapatid. Nasa kalagitnaan na po tayo, mga kapatid, ng taon. 2020, mga kapatid. Praise God. At salamat sa Diyos. Buhay pa rin tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi, mga kapatid, ay nasa Ephesians chapter 1, verse 3, mga kapatid. Ephesians chapter 1, verse 3. Ang sabi po, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Praise God! Napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise Amen. The Lord! Kuya, pakingubot yun tapos ibaro. Hallelujah! Praise God! Yan mga kapatid, ang pagpapalang espiritual ng mga nananampalataya ay mayroon lamang kaganapan kay Kristo. Yes. Amen? Kung wala si Kristo, walang espiritual na pagpapala para sa sinuman. Praise God. Ang tanging kailangan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang maging anak, maging na kay Kristo. Ang isang mananampalataya o ang isang tao, mga kapatid. Ang pangunahing pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa mga Kristiyano ay hindi material o pisikal. Bagkus ang pagpapalang ito ay mga espiritual na pagpapala. Amen? Ang mga material at pisikal na pagpapala ay limitado sa pisikal na buhay dito sa daigdig, mga kapatid. Ngunit ang pagpapalang espiritual ay hindi limitado sa pisikal na buhay, kundi ito rin ay ukol sa buhay sa makalangit na kalagayan. Amen. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang buhay espiritual ay isang makalangit na buhay. At isang makalangit na buhay at ang mga kapatid at sa makalangit na buhay na ito, ibinuhos ng Diyos ang pagpapalang espiritual na makakamtan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat pinangakuan ng Diyos ang bansang Israel, mga kapatid, sa lumang tipan na mga pagpapalang material o physical, mga kapatid, hindi ito ginawa ng Diyos para sa kanyang iglesia. Amen? Na ang Israel, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay maaaring dumanas, mga kapatid, ng kahirapan at karamdaman. Amen? Ang mga pangunahing pagpapala ng Diyos para sa kanyang mga anak, gayon din, mga kapatid, ang mga pagpapalang espiritual katulad ng kabanalan,
pag-ibig ng Diyos, pagiging mga anak ng Diyos, biyaya o kagandahang loob ng Diyos na saganang ipinagkaloob sa atin. Kapatawaran ng mga kasalanan. Amen. Kapahayagang espiritual ng kanyang kalooban. Pananahan ng Diyos. Espiritu Santo, mga kapatid, sa atin. Amen. Yung espiritu ng ating Panginoon. Buhay na walang hanggan at kapangyarihang espiritual. Ito ang tunay, mga kapatid, at walang hanggang mga pagpapala ng Diyos para sa mga Kristiyano. Amen? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, ang mga material at pisikal ng saganaan ay hindi pagpapala ng Diyos. Siyempre, mga kapatid, ang mga ito ay pagpapala rin ng Diyos. Gayunpaman, hindi lang sa mga Kristiyano ibinibigay, mga kapatid, ng Diyos ang mga ito. Maging sa mga di-Kristiyano ay pinagkakaloob din ng Diyos ang mga pagpapalang pisikal at material. Amen? Ang sabi nga, mga kapatid, ng Mateo chapter 5 verse 45, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano yung natatamasa natin blessing ay natatamasa din ng mga hindi mananampalataya. Amen? Pero merong mga kanya-kanyang pagbibigay ng Diyos. Amen sa kanila. Praise God. Kaya isang kasinungalingan, mga kapatid, na sabihin na hindi talaga Kristiyano ang isang tao kapag siya ay dumaranas ng kahirapan sa buhay. Amen? Hindi sa kasaganaang material o pisikal ang sukatan, mga kapatid, upang sabihin na ang Kristiyano ay isang Kristiyano nga o hindi. Amen? Hindi dahil sa isang Kristiyano ay mayroong mga bagay na material sa mundong ito ay sila ay pinagpapala. Amen? Pinagpapala ng Diyos. Sapagkat ang mga taong mga lapastangan sa Diyos, mga kapatid, ay mayroon din ganong mga bagay at hindi minsan nga. At minsan, mga kapatid, ay higit pa sa atin. Amen? Ang sabi, mga kapatid, ng Mateo chapter 6 verse 19, mga kapatid, hanggang 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbok at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sabi sa 20, sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang bukbok at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sa 21, sapagkat kung saan naroon ang inyong mga kayamanan, naroon din naman ang inyong mga puso. Marahil ang ilang Kristiyano ay mahigit pa, mga kapatid, mahigpit na sinusunod yung Mateo chapter 6 verse 19, mga kapatid. Kaya kahit nandyan na yung pagpapala, mga kapatid, na material, tinatanggihan. Amen? Dahil sinusunod nila yung Mateo chapter 6 verse 19. Kaya hindi sinasamantala, mga kapatid, yung mga pagkakataon o kaya naman, mga kapatid, iba pang dahilan kung kaya ayaw gamitin, mga kapatid, ang isang oportunidad na ito, mga kapatid. Dahil mas nais, mga kapatid, ng mga Kristiyano na mag-impok para sa langit at hindi sa lupa. Amen? Dahil diyan, may mga di-Kristiyanong nakakahigit sa mga Kristiyano kung sa mga material na bagay ang pinag-uusapan, mga kapatid. Ngunit alam din natin na madalas ang dahilan kung bakit mas nakakalamang, mga kapatid, yung mga di-Kristiyano sa mga material na bagay, mga kapatid, na pag-uusapan dahil sa kanilang pandaraya, hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga kapatid. Amen? O hindi pagiging tapat. Amen? Gayunpaman, mga kapatid, may mga Kristiyanong marunong gumamit ng oportunidad, mga kapatid, at sila rin ay nagiging matagumpay sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Amen? Mga kapatid, hindi lang sa material na bagay nakafocus ang ating mga mata. Dahil ilang taon lang tayo, mga kapatid, na manatili dito sa mundo at hindi rin natin mapapakinabangan ang mga bagay na inimpok natin. Amen? Useless. Amen? Kasabay ng pagtupad natin, mga kapatid, ng ating mga pangarap,
ay asamin din natin mga kapatid yung ating mga kaligtasan, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. At kaligtasan din ng kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Kapatid, ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa piling ng Diyos. Yes. Ulitin ko mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa piling ng Diyos. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pagkakaroon, mga kapatid, ng mga material na bagay. Kundi ang tunay na kayamanan, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Tayo'y tumayong lahat at tayo'y manalangin. Praise God sa ating pagtatapos. Mga kapatid, sabayan niyo po kami sa aming pananalangin sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito Panginoon. At kami nagkaisang muli Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga salita. Yes. Dalangin ko Panginoon ang mga kapatid at Panginoon sa kanilang mga tahanan. Lord God, ikaw Panginoon ang magbigay sa anumang kahilingan nila Panginoon. Bagaman Lord, huwag sana sila mag-focus Panginoon sa mga material na bagay, kundi mag-focus sila Panginoon sa iyong mga salita. Amen, na siyang ikakasagana ng kanilang mga buhay. Dalangin ko din Panginoon ang mga kapatid at Lord God na mayroong karamdaman. Amen. Mga kapatiran na nagugutom, ikaw Panginoon ang magpakain sa kanila. Yung mga nararamdaman nila Panginoon, mga sakit. Amen. Ikaw Lord God ay magpagaling Panginoon sa kanilang mga buhay. Dalangin ko Diyos ang lahat ng mga kamag-anak namin Panginoon, mga kaibigan, mga katrabaho, Lord God, mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay Panginoon na pumapasok Panginoon sa kalagitnaan ng pandemya, Lord. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa aming lahat. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat, Panginoon, sa mga daraanan namin, Lord. Ang lahat ng mga sinasakyan namin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, upang makaiwas kami, Panginoon, sa sakit, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyong salita, Panginoon, patuloy kaming nabubuhay. Yes. Nagpapatuloy kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Anumang pagsubok, Panginoon, patuloy po kami nagbabahagi ng iyong mga salita sapagkat nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong tulong, ang iyong pag-guide sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, abutin mo ang panalangin ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.